Fun Fun Tyang A. B Fun Fun Tyang A. All day, every day. Naku, 3 days na lang at sweldo na. At sigurado ko ang iba sa inyo ay matatanggap na rin ang inyong mga Christmas bonus. Kaya naman for this vlog, tuturuan namin kayo at bibigyan ng tips kung paano tayo pwedeng makapag-Christmas shopping na pasok sa ating budget. Kaya naman, for today, nandito ako sa paborito kong lugar, ang National Bookstore, at bibigyan namin kayo ng maraming tips at gift suggestions at gift ideas dito sa ating vlog number 19. Vlog, aba, ipapakita namin sa inyo at bibigyan namin kayo ng 5 tips kung paano mas magiging madali at budget-friendly ang ating pagsashopping ng mga Christmas gift. So, tip number 1. Importante na magkaroon tayo ng listahan. Bakit? Naku, eh mahirap na. Baka magkaroon ng mga samaan ng loob, hindi ba? Pero mas bongga ang list natin kung ang mga tao nakalista rito at pagbibigyan ng gift naka-organize o yung categorized. Ito yung parang may grouping kung sino-sino yung family members, friends, office mates, tapos kaibigan, kumare, kumpare, inaanak, yung teacher ng mga anak natin, at pati na rin yung mga kaklase ng anak natin at kung sino-sino pa. That way, syempre, mas madali ang gift hunting at mas madali ang pagbabudget. Uli ka na! Dito sa National Bookstore, mas madali kasi may gift suggestions sila per personalities na malamang sa malamang e part ng gift list natin. Merong gifts dyan for family, gifts for office mates, gifts for classmates, pati na rin gifts for special someone. Pasok sa bangga. Maraming books at iba't ibang items ang makikita rito, kaya very helpful na nag-curate si NBS ng mga gift ideas. Natin gawin ang ating mahiwagang listahan, eto na ang susunod. Tip number 2. We have to set a budget and stick to our budget. Kasi karamihan sa atin mga mommies, di ba? Ang nangyayari, we go over budget. So, maigi talaga ang pupunta ka sa store na marami kang pagpipilian. Dito sa National Bookstore, hindi na kayo mahihirapan mamili. Bakit? Kasi may mga gift items dito na nakaset depende sa ating budget. Kagaya nito, 100 and below. Doon, merong 300 and below at meron ding 500 and below. At iba't ibang klaseng useful items pa ang makikita rito. So, importante ha, para hindi tayo mag-over budget, stick to your budget, mga mommies. It's the thought that counts. Naku, sa hirap ng buhay ngayon, ano? Hindi na mahalaga kung magkano ibibigay mo. Ang importante, naaalala mo yung pagbibigyan mo this Christmas season. Tip number 3. Importante na we give gifts that matters. Maraming konsiderasyon ang dapat nating isaalang-alang sa pagre-regalo. Lalo na yung sa mga bata, no? Dapat safe at non-toxic ba yung laruan? Kailangan kinukonsider natin yon. For me, importante yung usefulness ng item na ibibigay ko para sa mga anak ko at mga inaanak. Something that could help them as they grow up. Dito, sa National Bookstore, meron kayong mga makikitang ganitong klaseng mga educational toys. Kagaya na lang nito, pwede ko yan irigalo sa anak ko na si Kyle kasi talagang mahilig siyang mag-paint, mag-drawing, something that would really be beneficial to them. At bukod dyan, there are also picture books and activity books that can be a start of a reading habit. Habang bata, magandang ipasa natin sa kanila yung love for books and love for reading. Si Kyle gusto niya yung mga ganitong libro. Yung may Tagalog, tapos may English. Sobrang value-added talaga yung educational toys and books. Tip number 4. Always be ready sa ating mga gift emergencies. Kasi hindi natin masasabi, no? Baka may mga biglang kumatok sa bahay natin at kailangan nating abutan ng mga regalo. Kagaya na lamang nito, pwede natin itong irigalo sa mga kamag-anak natin na hindi natin alam na may mga anak na pala. O yan, pwede ito. Pwede rin ang mga kagaya nito.
Kunyari, let's say, may nag-caroling tapos wala kayong naipon na sapat na mga barya, pwede nyo silang bigyan ng ganitong klaseng mga regalo. Kung mas bata pa sila, ma-enjoy nilang makakuha ng mga cute na ballpen at lapis at mga mini notebooks. Lahat ng yan makikita nyo dito sa National Bookstore. Pwede rin kayong magbigay ng mga gift set na paghahatian na lang nila. Tip number 5. Look for the added value when shopping. Alam naman natin pagka ganitong Pasko, hindi maiiwasan na tayo ay mamili at gumastos. Pero kung iisipin mo naman, para sa mga mahal sa buhay mo ang mga ito, winner na rin ang feeling. At ang isa pang winner ay yung mga kaliwat ka ng extra value o yung mga offers when you go shopping sa National Bookstore. Kung dati, 1 peso lang ang nakukuha nyo for every 100 peso worth for the whole month of December, doble ang reward points na makukuha nyo sa inyong laking National card. 2 pesos ang makukuha ninyong reward points. Kagandahan din dito sa National Bookstore, after nyong mamili, pwede na kayong dumiretso kagad dito sa kanilang gift wrapping zone. Meron na silang mga ganitong naka-ready na tinatawag nilang craft bag. Ang craft bags ng NBS ay Christmas ready na rin. So pagkabili mo, diretso na regalo na. Ayan o, meron nang nakalagay na to and from, but just make sure na tatanggalin lang natin yung presyo ng mga nabili natin after natin bayaran, syempre. Isang tip kung kayo ay nagmamadali, kahit ito, individual. Pwede yun nalang hingin isa-isa yung supot, ilagay sa malaking supot, tapos kayo nalang magsupot sa bahay. Diba? Kung gusto mo naman ng mas bonggang-bongga, pwede kang bumili ng mga ganitong reusable bag for only 75 pesos at magiging bonggang-bongga na rin ang iyong mga regalo. Pero kung gusto mo naman maging extra special pa ang mga gifts mo, pwede mong ipabalot ang mga gift items mo. Pili lang ng gift wrappers, mga abubot gaya ng ribbon, washi tapes, gift tags, at ng gift wrapping style. At ay minimum cost, hindi ka na mahihirapan sa pagbabalot. Kung nagustuhan mo naman ang style dito pero mas gusto mong ikaw ang magbalot ng regalo, pwede mong iscan ang QR code ng style na type mo at diretso na sa DIY video kung saan mo matututunan ang gift wrapping technique. Ito pang isang tip ko na talaga namang napaka-useful at napaka-importante mga misis. Pwede rin kayong magbigay ng mga gift cards na kagaya nito. Minsan kasi clueless tayo kung anong pwedeng ibigay o magugustuhan ng reregaluhan natin. So mahirap mag-risk. Mamaya mapapagastos ka pa sa mga regalong hindi naman nila na-appreciate. So the best option is to give them the gift of choice. For as low as 300 pesos, may reloadable card ka na pwedeng makapagpasaya. Pwede niyong pagpilian kung magkano yung mga values na ilalagay niyo dyan. Depende na sa budget ninyo at ibibigay niyo to sa inyong mga inaanak, family, friends, or kahit office mates, at sila na ang mamimili kung anong gusto nilang regalo dito sa National Bookstore. Ganitong regalo, gustong-gusto ko nakakatanggap ng mga ganito. May mga paabubot na mga ganyan. Kaya naman, mag-shopping na kayo sa mga National Bookstore branches at kung wala pa kayong laking National card, dapat ay kumuha na rin ngayon. Sayang din ang dobling rewards, no? Limang tips para mas maging masaya at meaningful ang inyong Christmas shopping dito sa National Bookstore. Don't forget to like our video, give us a thumbs up,
And also subscribe to our channel, Fun Fun Tyang A, at turn on the notification bell para malaman nyo kung meron kaming mga bagong videos. So guys, have a happy, happy Christmas and make it meaningful with National Bookstore. So be inspired, be bonggelles, be Fun Fun Tyang A all day, every day. Mwah!